ang ikalawang batch ng Sabra Light Tanks para sa Philippine Army parating na sa Pilipinas. Ito nga po mga idol, ang pinakabagong tangke na binili ng ating bansa mula sa Israel. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa mga reports, bago daw matapos ang taong 2024, ay darating na sa ating bansa ang ikalawang batch ng mga Sabra Light Tanks mula sa Elbit System ng Israel. Ito nga po ay binubuo ng mga truck Sabra Light Tanks na nakabase sa ASCOD 2 platform. Ang unang batch nga po ng mga tangke ay na-induct na at na-deliver sa Pilipinas at kasalukuyan nang ino-operate ng Philippine Army upang mag-provide ng starting point para sa Philippine Army's goal na i-re-establish ang Lost Armor Tank Capabilities. Ang Mechanized Infantry Division ay nag-propose para sa acquisition ng light or medium tanks. Ito nga po ang mag-aalaw sa kanila na malaman kung paano i-operate ang tangke sa iba't ibang combat situations. Ang Philippine Army's Light Tank Acquisition Project ay bunga ng mahabang pag-aaral at debate sa loob ng organisasyon kung ano nga ba ang nararapat. Heavy main battle tanks nga ba na may combat weight na 55 hanggang 70 tons o mga light or medium tanks na ang combat weight ay nasa less than 42 tons. Bagamat nasa plano pa nga rin po ng Philippine Army na bumili ng mga main battle tanks, ang Mechanized Infantry Division ay gusto munang malaman kung paano mag-operate ng mga modern light or medium tanks. Ito nga po ay upang ma-determine kung alin nga ba ang mas suitable para sa current at future requirements ng Pilipinas. Ang end user ng proyektong ito ay ang Armored Division ng Philippine Army kung saan tatanggap sila ng 18 truck tanks, 10 wheeled tanks, isang armored command vehicle at isang armored recovery vehicle. Ang proyekto nga pong ito mga idol ay sa ilalim ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ito nga po ay may pondo na mahigit sa 9 billion pesos. Ang acquisition mode dito mga idol ay government-to-government procurement kasamang Israeli government, habang ang pondo naman ay mula sa GAA funds ng AFP Modernization Trust Fund na babayaran via multi-year obligatory allocation. Ang winning proponent sa proyekto ay ang Elbit Systems Land ng Israel kung saan i-deliver nila ang 18 Sabra ASCOD 2 truck tanks, 10 Sabra Pandur 2 8x8 wheeled tanks, isang ASCOD 2 armored recovery vehicle at isang ASCOD 2 armored command vehicle. Ang lahat nga po ng tangke mga idol ay equipped ng Elbit turret at 105mm gun. Kasama nga rin po sa mga i-deliver sa Pilipinas ang 100 rounds ng 105mm tank gun ammunition, 3 tank transporters, 2 6x6 or 8x8 armored vehicles at 5 sniper detector systems. Nito nga lang pong March 5, 2024, ang Philippine Army's Armored Division ay formal nang tinanggap at tinindak sa serbisyo ang unang siyam na units ng ASCOD 2 Sabra Light Tanks, isang ASCOD 2 Command Vehicle, 5 Guarani 6x6 Armored Personnel Carriers at isang tractor. Mga idol, kapag na-deliver na at nakumpleto ang mga Sabra ASCOD 2 Light Tanks ng Philippine Army, ay posible pa nga pong magkaroon ng additional na acquisition project para sa mga light tanks. Kung hindi man light tanks ang bibilhin ng Pilipinas, ay posibleng main battle tanks na ang bibilhin para sa ating bansa. Alam naman nga po natin mga idol na hindi sasapat ang kakaunting units ng mga brand new na tangke sa Pilipinas. Kaya't dapat pa nga po itong dagdagan upang makapag-operate sa buong bansa. Bukod pa dyan mga idol ay dapat mas advanced at mas malakas na ang binibili ng Philippine Army at nang sa ganon ay talagang sulit ang binabayad ng ating bansa. Dito nga po natin makikita na nagbubunga na ang modernization program ng AFP. Ito nga po ay bunga ng mahabang pag-aaral at proseso na hinanda para sa ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!